Now serving C0004 at counter 4. Sa inyong pag-submit ng mga requirements sa pag-ibig, ay may babayaran po kayo. Bago po kayo makareceive ng inyong proceeds sa inyong loan sa pag-ibig, ay kailangan nyo pa pong gumastos para sa pag-transfer ng titulo ng lupa. Bago tayo mag-loan, alamin muna natin kung kayo ba ay pwedeng makapag-loan sa pag-ibig. Bago kayo mag-loan sa pag-ibig, ay kailangan ihanda nyo po ang inyong sarili. Kailangan nyo po ng pera para sa mga gastos na kinakailangan. Ano naman ang mga kinakailangang requirement na kailangan ninyong isubmit sa pag-ibig para makapag-loan po kayo? Hi JBS! Welcome back sa ating YouTube channel. Ang pag-uusapan natin sa video ito ay paano tayo makakabili ng residential lot o yung lupa na ating na residential, ang classification na balak nating tayuan ng ating bahay sa pamamagitan ng pag-ibig housing loan o pag-ibig lot purchase. Alam nyo ba na pwede tayong bumili ng residential lot sa pamamagitan ng loan sa pag-ibig? Yan ang hihimahimay natin step by step. Isishare ko po sa inyo ang aking experience sa pag-loan sa pag-ibig dahil ako po ay bumili ng lupa sa pamamagitan ng pag-loan sa pag-ibig. Kaya ating pag-usapan ang bawat requirements na kinakailangan natin at ang bawat hakbang na kailangan nating gawin. Pagpasensyahan nyo na po at medyo matagal-tagal akong hindi nakapag-upload sa ating YouTube channel dahil na-busy po ako. Dahil din sa pag-ibig, ikinasal ako noong nakaraang buwan kaya medyo na-busy po ako sa pag-prepare ng aming kasal. Ngayon po ay ganap na married na po ako. Alam nyo ba na ang proceeds o kung mag-loan ka sa pag-ibig ay hindi po siya limitado sa pagbili ng bahay at lupa lamang. Pwede ka pong bumili ng lupa lang o lot purchase sa pag-ibig. At pwede ding house construction. Pwede ding kung may bahay ka na nakatayo ay pwede ding gamitin ang iyong utang sa pag-ibig sa pag-improve ng iyong bahay. Kung mayroon kang existing na loan sa pag-ibig, ay pwede kang mag-refinancing or ang kombinasyon ng mga nabanggit na pwede mong gawin sa iyong loan sa pag-ibig. Ano naman ang mga kinakailangang requirements o documentary requirements na mga papel na kailangan ninyong isubmit sa pag-ibig para makapag-loan po kayo? Ang una ninyong gawin ay pumunta po kayo sa pag-ibig branch na malapit po sa inyo. At doon po kayo kumuha ng housing loan application form. Ibibigyan po kayo ng kinatawan ng pag-ibig ng housing loan application form at ipifill up po ninyo ito. Magpaturo po kayo sa staff ng pag-ibig para maturuan po kayo kung paano i-fill out ang pag-ibig application form. Pwede din po kayong mag-message sa ating Facebook page o dito po mag-comment po sa ibaba para magpaturo kung paano i-fill out ang pag-ibig housing loan application form. Ang susunod ay kailangan po ng proof of income gaya ng payslip at iba pang mga kinakailangan na nasa listahan na makikita ninyo sa inyong screen. Kailangan din po ng inyong valid ID. Ang experience ko po ay nakabili po ako galing sa isang individual at hindi sa developer. Mas madali pong bumili o mag-loan sa pag-ibig kung kayo po ay bumili sa isang developer. Gaya po ng mga subdivision na for example Camellia Homes, hindi po sponsored sa ating video. At iba't iba pang mga developer dyan po malapit po sa inyo. Dahil sila na po ang bahala na maglista ng inyong mga kinakailangang requirements para sila po ang mag-submit doon. Para sa mga may planong umutang, ito po ang mga kumpletong kinakailangan ng pag-ibig para makabili po kayo ng lupain na gamit ang pag-ibig lot purchase loan. Ito po ang mga proof of income na pwede nyo pong isubmit sa pag-ibig. Ang susunod na hakbang, pag nakompleto nyo na po ang mga dokumentong kinakailangan, ay kailangan isubmit nyo po sa pag-ibig. Sa inyong pag-submit ng mga requirements sa pag-ibig, ay may babayaran po kayo na 1,000 para sa processing fee.
Gaya po ng aking experience, nakapagbayad po ako ng 1,000. Kahit po nakapag-submit po kayo ng mga kinakailangan na requirements, hindi po ibig sabihin ay ma-approve na po ito. Asahan nyo po na sa kanilang pag-examine sa inyong mga papeles ay hihingan po nila kayo ng mga additional requirements gaya po ng aking experience. Dahil po hindi po klaro na mayroong right of way sa binili ko pong lupa ay hiningan po nila ako ng certification na galing sa barangay na yung daan po ay inaalagaan o inaasikaso ng barangay ang daan. Kung may plano po tayong i-loan sa Pag-ibig ay kailangan pala nila na mayroong at least 1.5 meters wide na daan papunta po doon sa inyong lupain. At hihingi po sila ng mga requirements na kinakailangan para po ma-establish po ang yung lokasyon ng inyong binibiling lupa. Kailangan po ang inyong lupang bibilhin kung gusto nyong mag-loan sa Pag-ibig ay kailangan po na ito po ay titulado. Hindi po ina-accept ng Pag-ibig bilang collateral kung rights lang po ang inyong hinahawakan doon po sa inyong binibilhing lupa o pinapa-finance po ninyong lupain. At kailangan po na 28 square meters ang lupain na inyong bibilhin. Kailangan po na ang klasifikasyon ng inyong lupa ay residential. Pag nasubmit nyo na po sa Pag-ibig ang mga kinakailangan na requirements, maghintay na lamang po kayo ng kanilang notice of approval. Kung mabigyan naman po kayo ng notice of approval, ay congratulations. Kung ang inyong lupa o titulo na inyong nabili, na inyong bibilhin, ay galing po sa individual, ay kailangan po na ma-transfer po sa inyong pangalan bilang buyer o yung uutang po, o kayo po na uutang sa Pag-ibig, ay kailangan na i-transfer po ang pangalan ng titulo ng lupa sa inyong pangalan. Kaya naman po, kailangan nyo pong sundin ang nauna po nating video na nai-upload sa ating channel. Kompleto po yan kung magkano ang inyong magagastos at kung ano ang mga steps na inyong gagawin para po mailipat ang inyong pangalan, ang pangalan ng inyong titulo galing sa seller patungo po sa buyer. Kailangan nyo po gumastos sa BIR, sa Registry of Deeds para mailipat po ang titulo sa inyong pangalan at mailipat din po ang pangalan ng tax declaration sa inyong pangalan. Marami po tayong nai-upload sa ating channel na makakatulong po sa inyo para dyan. Mag-subscribe sa ating YouTube channel at pwede nyo pong i-share sa iba para malaman po nila ang mga requirements at mga hakbang kung paano ipalipat ang pangalan at mga kinakailangang requirements na gaya nito. Medyo magastos nga bago po kayo makareceive ng inyong proceeds sa inyong loan sa Pag-ibig ay kailangan nyo pa pong gumastos para sa pag-transfer ng titulo ng lupa. Marami po sa Pilipinas na kaya binenta sa inyong lupa dahil wala silang pera. Mas madalas po na mangyari na yung bibili po muna ang gagastos ng capital gains tax at transfer tax para mailipat po sa kanila ang pangalan ng titulo ng lupa. Gaya ng ginawa ko, ako po yung gumastos ng bayad sa tax sa BIR, ng capital gains tax, transfer tax, at iba pang mga kinakailangan para lang po matransfer sa aking pangalan ang titulo ng lupa. At isa pa po, kailangan po na ma-annotate po o maitatak po sa likod ng titulo ng lupa na nakapangalan na po sa inyo ang loan and mortgage agreement. Kailangan po, hindi bababa yung deed of sale amount po ninyo. Yung selling price ay kailangan hindi po bababa sa amount ng notice of approval po ninyo. Kung magkano ang inyong loan sa Pag-ibig o yung notice of approval, yun din po ang ilalagay po doon sa loan and mortgage agreement. Kung magkano ang inyong notice of approval, kung magkano ang amount na ipapaloan ng Pag-ibig po sa inyo. Pagka-submit nyo po ay maghintay po kayo na isubmit po nila ito sa kanilang regional office at titingnan po nila
yung mga requirements na isinabit po ninyo kung ito po ba ay tama. Kaya po sundin nyo po ang kanilang mga payo at mga sinabi nilang kailangan nyong gawin. Pag nakumpleto nyo na po at tiningnan na examine po nila na ito po ay tama po at sakto na po ang inyong mga requirements, iko-contact po nila kayo kung mayroon na po ang inyong cheque. Isasama nyo po ngayon ang seller o yung may-ari ng lupa na inyong binilhan sa Pag-ibig branch at may pipirmahan po siya doon po. Na-receive niya po yung ating ang loan proceeds o yung cheque na ibibigay po ng Pag-ibig. Pagkatapos po niyan, magsisimula na kayong magbayad sa inyong loan. Ngayon, bago tayo mag-loan, alamin muna natin kung kayo ba ay pwedeng makapag-loan sa Pag-ibig. Gaya sa aking experience, inassess ko muna kung ako ba ay pwedeng makapag-loan sa Pag-ibig. Gamit ang Pag-ibig Loan Calculator, nasa ibaba po ang link para sa Pag-ibig Loan Calculator. Dito, maaari mong ikalkula kung ang income mo ba ay pwedeng makapag-loan sa Pag-ibig or magkano nga ba ang income, ang monthly income na iyong kakailanganin para sa iyong gustong amount na ililoan sa Pag-ibig. At alamin natin kung ikaw po ba ay eligible o maaari ka po bang mag-utang sa Pag-ibig. Ito po ang mga requirements ng eligibility kung pwede ba tayong makapag-loan sa Pag-ibig. Kailangan po kayo na active at least 24 months sa pagbabayad ng Pag-ibig. Kailangan din po na hindi mas mataas ang inyong edad sa 65 years old sa inyong pag-loan o di kaya mas mataas sa 70 years old ang inyong edad. Kailangan din po na wala po kayong bad record sa Pag-ibig gaya ng mayroon kayong na foreclosed o na-canceled na loan sa Pag-ibig at na bought back o voluntary ninyong sinurrender ang inyong loan sa Pag-ibig. At kung mayroon kayong existing loan sa Pag-ibig, kailangan updated ang inyong payment sa Pag-ibig. Ito po ang mga kinakailangang eligibility na requirements para sa loan sa Pag-ibig. Tip lang po na kailangan nyo pong i-prepare ang inyong sarili at ang inyong bulsa. Dahil before po ma-release sa inyo ang proceeds na kinakailangan para bayaran yung inyong lupain na bibilhin, ay kailangan nyo po ng pera para sa mga gastos na kinakailangan. Ang akin po, nakapag-gastos po ako ng almost 100,000 sa pamamagitan ng pag-loan sa Pag-ibig. Kaya po, bago kayo mag-loan sa Pag-ibig, ay kailangan ihanda nyo po ang inyong sarili. At kung meron po kayong mga katanungan, maaari po kayong mag-message o mag-comment sa ibaba. At pwede din po kayong mag-message po sa ating Facebook page. At para naman po sa hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe po kayo. Ang ating mga videos ay ginagawa po natin para po makatulong po sa inyo. Ito po si John Beryl at maraming salamat po sa inyong panunood sa ating YouTube channel. Sana po ay natulungan ko po kayo. God bless po sa ating lahat.